Isang mapagpalang hapon po sa lahat. Purihin po ang Panginoon dahil it's Sunday na naman. Po, kumusta po kayong lahat? Kung hindi po ako nagkakamali, it's our fourth Sunday na tayo po ay nagkakaroon ng ganitong worship through social media. At kami po na mga kapastoran ay umaasa na kayo pong lahat ay nakaka-join po. Dahil ito po yung panahon na tayo lalong maglumapit sa Panginoon. Amen. At nga po itong sitwasyon na dinadanas natin, itong patuloy na pagtaas ng bilang mga apektado ng COVID-19, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, po, at itong patuloy na lockdown na naranasan natin, ay hindi magdulot sa atin ng panghihina, na po, bagkos ito'y lalong magdulot sa atin ng kalakasan sapagkat patuloy po nating panghahawakan ang mga salita ng Diyos. Amen. Magpatuloy po tayo, ano po yung kalalagay natin po, ay tayo po ay magpatuloy sa ating pag-worship sa ating dakilang Diyos na buhay. Hindi po maging hadlang ang sitwasyon na tayo po ay hindi nagkakasama-sama ng physical sa ating iglesia. Ano po, huwag po natin gawin itong hadlang sapagkat may kaparaanan po naman, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng panahon ng ganitong pamaraan upang tayo ay makapagpuri at makasamba pa rin sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. So sa hapon pong ito, sa pagpapasimula po ng gawain, tayo po ipagsitayo at hayaan po natin na bibigyan po natin ng kaluguran, ng pagpupuri, no, ang pagkilala sa ating sa banal na salita ng Diyos, ang banal na salita ng Diyos. At alam niyo po mga kapatid, ito pong ating teksto na babasahin yung hapon na bibigyan po ng pagpapaliwanag ng ating mahal na Pastor Umbi ay isa po ito. Ito po yung passage na binihagi din po sa atin ng ating kapatid na si Sister Jing noong nakaraan na Wednesday. Nagpapakita lang po na talagang ang Diyos ay may isang mensahe na ibinibigay sa atin at kailangan natin itong bigyan ng pansin. Po, kung mapapansin po natin na sa Bible ay maraming beses ang binabanggit sa Diyos ng Diyos na verily, verily, no? Yung paulit-ulit na binabanggit ng Diyos, ibig sabihin, ito po ay mahalaga na pagtuunan natin ng pansin sapagkat ang Lord ay nangungusap po sa atin. Kayo po ay makibukas sa akin sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata 10 o chapter 10, beginning verse 19 up to 25. Ito po ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing kalalawang bagay ang kanyang katawan. Tayo may isang dakilang saserdote na mamamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. 23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Verse 24. At sikapin natin mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig, sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Last verse po. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nakikita natin na lalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mabanal, buhay at makapangyarihang salita. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat. Sige po, bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon at sama-sama magpuri sa Diyos, tayo po ay mananalangin. Alam natin na kung hindi natin kasama ang Diyos, wala po tayong magagawa. Hallelujah. Sige po, tayo ay pumikit at tayo po ay dumulog sa presensya ng ating Panginoon. Oh, hallelujah. Yes, Holy Spirit, Lord, salamat sa inyo, Panginoon. We honor you. We bless you. Salamat sa inyo, Ama, na alam po namin na ngayong oras na ito, Lord, ay nakatunghay kayo sa amin.
Lord, sinasamba namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Yes, O Jesus, salamat po sa inyong ginagawa sa amin. You are our great intercessor. Lord, kayo ang lagi namamagitan sa amin, Panginoon, sa Ama, na nararanasan namin every time na kami tatawag, andoon lagi ang kalayaan namin na kami dumulog sa kabanal-banalang iyong presensya. Tunay nga, Lord, kami malayang makapapasok sa kabanal-banalang dako ng inyong banal na presensya, Lord, pagkat tunay nga kami na inyong mga anak, Panginoon, ay binigyan niyo ng kalayaan na maranasan ito. Kaya, Lord, sa oras na ito, nagpapakumbaba kami sa inyo. Kung minahagita man kayong kasalanan sa aming mga buhay, patuloy namin inaanihiling, Lord, na linisin niyo kami ng inyong mapulang dugo. Nang sa gayon, Lord, kaming lahat ay malayang makaranas ng inyong banal na Santong Espiritu. Pagkat alam namin, Lord, ang kasalanan ay naging hadlang upang hindi namin maranasan ang inyong malayang pagkilos. Kaya, Lord, pakabanan ninyo ang bawat isa. Ang inyong banal na dugo, Panginoon, na tumigis sa puso ng Kalbaryo, ang siyang maglinis sa aming isip, ang siyang maglinis sa aming puso, ang siyang maglinis sa aming mga labi, sa aming mga kamay, sa aming buong pagkatao. Hayaan niyo na ngayong oras na ito, Lord, ay masungkongay mo kami ng kababang loob, na kaming lahat ay nagpapakumbaba sa inyong harapan at humihingi ng inyong patuloy na pagdidinig sa amin. Salamat, Lord, pagkat alam namin na sa aming paglapit sa inyo, hindi niyo kami itatakwil. Wala kayong anak, Panginoon, na inyong itataboy. Kundi ang sabi niyo, Panginoon, sa inyong mga salita o kami lalapit sa inyo, kami inyong tatanggapin. At sa aming pagpapakumbaba, Lord, mararanasan namin ang inyong pagsama. Kaya, Lord, salamat po at tinataas namin sa inyo ang gawain ito. Lord, ngayon pa lang, inaakin na po namin ang katagumpayan ng inyong banal na gawain. Samahin niyo po kami sa lahat ng aming gagawin. Wala kaming ibang angarin, Panginoon, kundi malugod kayo. Maparangalan namin kayo, Panginoon, dahil ito yung nais niyo, Lord God, na kami as one family, as one church, Lord, bagamat hindi kami magkakasama ngayon, ay magbigay ng kaluguran sa inyo. Ito yung araw na binanggit niyo, Lord, na i-honor namin kayo, Panginoon, during the Sabbath day. At hayaan niyo, Lord, ngayon hapong ito, kaming lahat ay magbigay ng aming buhay, magbigay ng aming mga puso, magbigay ng aming pagsamba, magbigay ng aming pagluwalhati sa inyo. Wala kaming maiaalay sa inyo, Panginoon, kundi ang aming pasasalamat. Kaya sabi ng inyong mga salita, enter His gates with thanksgiving in our hearts. Lord, narin po kami, Panginoon, bagamat wala kami sa church, but our hearts are filled with thanksgiving, our hearts are filled with praise, dahil patuloy namin kayong pasasalamatan dahil kayo naging tapat sa amin. Lord, salamat sa pag-iingat niyo sa amin sa buong ko. Salamat sa inyong pagkalinga sa amin na walang nagkasakit sa inyong mga anak. Ang salamat, Panginoon, dahil walang nagkulang sa amin. Salamat, Panginoon, bagamat kami nasa ganitong sitwasyon. Still, Lord, kinasasalamatan namin ito dahil kayo ang Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. Kaya, Lord, ito yung aming dinadala sa inyo, Lord. Receive our thanksgiving. Tanggapin niyo, Panginoon, ang aming pagsamba. Kaya, Panginoon, sa aming pagpupuri, Lord, hayaan niyo na magumapaw sa aming puso ang totoong kagalakan ng pagpupuri sa inyo. Pasasalamat. Gamitin niyo po ang worship team na maa-assure ang buong ikawan ninyo, Lord God, ang iglesia, na kami sumamba sa inyo ng may totoong puso na nagpupuri at nagpapasalamat. Bagamat kami nasa aming kanya-kanyang tahanan, but still we will worship you in spirit and in truth. And we declare, Lord God, your word, that you will inhabit the places of your people. Bagamat kami nasa aming kanya-kanyang tahanan, naniniwala kami, Lord, manalangin kayo sa papuri namin. Kaya, Lord, puriin nyo ng inyong banal na Santong Espiritu ang bawat tahanan. Puriin nyo ng inyong banal na presensya ang bawat puso ng bawat isa. Alam ko po, Lord, ngayong oras na ito, Lord, dadaloy ang inyong banal na Espiritu. Dadaloy ang inyong kapangyarihan sa bawat tao na ngayon ay kasabi namin na sasamba ngayon. Lord, bless nyo po ang buong ICB family as we worship you. Even, Lord, yung mga tao na ngayon ay sumasabay sa amin sa pagsamba, pagpalain mo sila, Panginoon, hindi aksidente na ngayong araw na ito ay nakasabay sila sa amin pagkat meron kayong gagawin sa buhay ng bawat isa na ngayon ay sumasabay sa aming pananambahan. Lalo tigit, Panginoon, sa paghahayag ng inyong mga salita. Lord, maghinintay kami, Panginoon, dahil sabi niyo, Panginoon, wait upon the Lord, and those who wait upon the Lord will renew their strength. Lord, patuloy kami naniniwala habang kami nakaupo, naghihintay sa inyo, at tatanggapin namin ang panibagong kalakasan na nagmumula sa inyong mga salita. Pagpalain niyo ang bawat salita na mahayag ngayong hapon. Let your word become a rhema word. Lord, hindi ito, Panginoon, maririnig lang ng aming kanang kahinga at lalabas sa kaliwa. But we declare, Lord God, this afternoon, there will be power in your word. Dahil kayo nagsabi, Panginoon, ang salita niyo makapangyarihan, itinigit na matala sa alimang tabak na magkabilay-tali. At ito, Panginoon, ay tumatagos maging sa aming spirit at kaluluwa.
at maging sa mga kasukasuan at maging utak sa buton, nakatataho ng lahat ng iniisip ng tao. Kaya Lord, ngayong oras na ito, Lord, I speak your power, Lord, upon your word, na patuloy na mahayag ito with power. Anoint your servant, Lord, na gagamitin ngayong hapon. Alam namin, Lord, yan, ang bawat salita na mamumutawi sa kanyang labi. Ito'y magiging salita ng buhay, magsagiging salita ng pag-asa, magiging salita, Panginoon, ng kalakasan namin. Magkatang salita niyo, tunay nga, Panginoon, dito kami kumakadlo ng kalakasan, O God. Your word is our fortress, Lord. Your word is our strong power, stronghold, Lord. You have strong power. Nahayaan niyo, Lord, na patuloy na ito'y maging kalakasan namin. Wala kaming ibang pangahawakan, Panginoon, kundi ang inyong mga salita. Kaya, Panginoon, ngayong hapon ito, salamat po sa lahat ng inyong gagawin. Holy Spirit, have your way. Pangunahan niyo po ang inyong mananagawain. Pangunahan niyo po ang bawat isang makikinig ngayon. Open our spiritual eyes. Open our spiritual ears. Open our spiritual hearts, O God. Nang sa gayon, Lord Jesus, lahat kami ngayong hapon ay lalabas po uwi, Panginoon, nung matatapos ang gawain ito na kami inyong pinagpala. Walang isa man sa amin ang hindi makakaranas ng inyong banal na pagkilos pagkat binuksan niyo na ang aming mga puso. Malaya kayong makagalaw, Panginoon. Malaya kayong makakilos sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, salamat. Ngayon pa lang, inaakin na po namin ang katagumpayan na gawain ito. Salamat sa mga ginawa niyo at gagawin pa, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa inyo namin pinakakatiwala ang kabuuan ng gawain ito at binabalik namin sa inyo lahat ng papuri, lahat ng parangal at pagdakil at pagsamba sa pangalan niyo, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli, salamat po sa Panginoon dahil ngayon po ay Sunday na naman. Bagamat hindi nga po tayo nagpapangita dito po sa ating physical church, pero nagpapasalamat po tayo sa Lord kasi niloloob po niya na lagi po tayong makapanambahan pa rin, yung patuloy pa rin po tayo makapanambahan sa Kanya, makapakinig ng mga salita niya. At nagpapasalamat tayo dahil may ganito po tayong ginagawa para po patuloy po tayo makapag-worship sa Lord. Sino po ba yung na-miss yung bawat kapatiran sa atin? Taas niyo po yung kamay niyo. Yan. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, na-miss kita kapatid sa presensya ng Panginoon. Na-miss kita kapatid sa presensya ng Panginoon. So, na-miss po rin ba kayo ng bawat isa? Yan. So, ngayon po, sa pagpupuri po natin sa Panginoon, alam po natin na na-miss din po natin ang Panginoon at alam po natin na ang patuloy na yung ginagawa nating pananambahan sa Kanya ay nalulugod po ang ating Panginoon. Sa hapon pong ito, magpuri po tayo sa Kanya. Bigay po natin yung mataas sa pagpupuri po sa salamat sa ating Panginoon. Praise God. Bye.
na tayo ay nananalig na sa ating muling pagsasama-sama sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya ngayong hapon ay patuloy na mag-alay tayo ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, we praise your name, Jesus. We glorify your name, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Sasambahin mo laman ang puso kong ito.
Father God, sa iyong buktong anak, Father God, na sa Yesu Cristo, Lord God. Sa iyo lamang, Panginoon, ito, Lord God, ang aming papuri at pagsamba sa iyo, aming Diyos. Amen and amen. Amen. Yes, Lord. Sige po, patuloy na. Bigyan po natin ang marangat at marang pangakas. Sige po, maaari na po tayo makaupo sa presensya po ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos, mga magulang kapatid, mga kapatiran, ang sa mga tahanan, at sa mga kaibigan namin na nakikipanood sa aming pong ginagawa pong live streaming o yung tiyatawag nating pagdaraos sa social media ng ating pong ginagawang pananambahan. Muli, magandang hapon po sa inyo lahat. Kami po ng mga taga-Isus Tayong Pag-asa ay maghahatid muli ng salita ng Diyos sa araw pong ito ng Linggo. Napaganda po ng tatalakayin natin ngayong araw na ito. At ito po ay pinamagatang pong sabik ng magsimba. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay sabik ng magsimba. Yun po yung isa sa madalas natin ngayong masambit sa ating mga mag-anak na mananampalataya, anuman yung ating relihiyon, lahat tayo ay hindi po nakakapunta ng simbahan. Subalit ito po yung katotohanan na kailangan nating harapin, hindi natin talaga magawa na tayo po yung magtipon-tipon. Kaya sa oras na ito ay yung pong tatalakayin natin ay napapanahon. At nawa po ay makinig po kayo ng taimtim. Muli ay ilabas po ninyo ang inyong mga panulat, ang inyong pong mga notebook, at especially yung pong tinatawag nating mga banal na kusulatan natin. Ito po yung napaka-importante sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang makita po ninyo kung ano po yung mga pinagbabasihang talata ng mga pastor o lingkod ng Diyos na naghahayag po ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay madalas nating natatapik sa ating pong mga Bible studies at maging sa ating pong pananambahan. Hindi isang beses nating narinig ang mga talatang ito o ang talatang ito. Pero lang tayo isang verse na papaksain ngayon at ito natin kukunin yung mga mahalagang punto o bagay na nakapaloob daw sa salitang sabik ng magsimba. Sino po sa inyo nasasabik na magpuri tayo sa Diyos ng sama-sama at tayo po ay makapunta na rito po sa ating simbahan sa Jesus Tayong Pag-asa? Alam nyo, alam kong lahat tayo ay nananabik na makasama magpuri ang lahat ng ating mga kapatid dito po sa iglesia. Kaya ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan natin sa Hebreo chapter 10, Hebreo kapitulo 10, at ang mga talata ay 25. Ganito pong sinasabi ng banal na kasulatan. Ulitin ko po para sa mga naghahanap pa, Hebreo 10, talata po ay 25. Ito po ang nilalaman ng talata. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Saglit tayo humingi ng gabay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dakilang Diyos, muli po ay lumalapit po kami sa iyong luklukan at nagpapakumbaba po kami. Aming inaamin sa aming mga sarili na wala po kaming kakayanan na ipaliwanag po ang iyong mga salita, maliban na lamang kung kami po ay iyong sasamahan at tutulungan ng iyong banal na Espiritu Santo. Lord, ikaw po ang maglagay ng kaalaman sa aming isipan upang mahihiyad po ng mayroong pong katapangan ang iyong mga salita at sa ganun din paraan, Panginoon, ay marinig at maunawaan ang lahat na nakikinig at nanonood sa panahon ito, O Diyos. Pagpalain mo po ang iyong salitang buhay at makapangyarihan. Kaya mong umiral ito, O Diyos, sa panahon ito, Panginoon. Kailangan po namin ang kalakas ng nagmumula sa iyong mga salita. Kaya po, gabayan mo po kami, tulungan mo po kami, samahan mo po kami na iyong salita ay aming mapagsalusaluhan at makakadlo po kami ng masaganang pagpapala sa pamamagitan ng ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. And amen. Alam nyo, ngayon ko mas lalong naunawaan yung kung bakit ipinagdidiinan po ng Biblia ang kahalagahan ng pagtitipon. Sabi niya sa talata, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. O yung tinatawag nating corporate worship. O yung tinatawag nating fellowship. Alam nyo, dahil sapagkat batid ng Diyos ang magaganap sa huling araw, kaya pala tayo hinihimok ng sumulat ng Hebreo na huwag kalimutan ang pagtitipon sapagkat darating yung panahon na talagang ang pagtitipon ay mahinto. Bagamat ito pong nangyayari sa atin, batid ko, ito po'y pansamantala lang. Pero sa ayaw man at sa gusto, darating yung panahon na talaga pong mahinto yan, napag-aaralan po natin mamaya. Sabi, sapagkat batid ng Diyos ang magaganap sa huling araw, at ngayon pa lang po, nararanasan na natin, kahit gusto nating mag-fellowship, kahit gusto nating mag-gather, kahit gusto nating magtipon ng sama-sama bilang isang iglesia, ay ito po ang totoo, hindi po tayo kapagtipon dahil nga po sa meron po tayong sinusunod ngayon ng mga pamangkayan ng pamahalaan para rin sa ating sariling kapakanan. Pero tingnan po natin, anong ba ang nilalaman ng talatang ito para masigit nating bigyan ngayon ng importansya ang verse na ito ng Hebreo 10:25. Kasi parang noon, naririnig lang natin at di natin masyadong binibigyan pansin. Pero ngayon, nangusap itong mabuti sa atin na ito po palang talatang ito ay ubod ng halaga sa ating mga buhay. Number one, kung kayo po may mga dalang panulat, ito po yung unang punto natin. Huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Alam natin kung gaano kahalaga ang pagtitipon. Bago pa po nangyari itong tinatawag nating coronavirus at nagkaroon ng tinatawag na social distancing at ngayon nga po ay lockdown, tayo po ay mga masisigasig na pumupunta ng mga gawain natin. We have almost 30 care groups na pinupuntahan natin araw-araw. Lahat po tayong mga manggagawa ay nagtutulong-tulong para mapuntahan po natin ang Cavite, ang Tansa, ang Liktong, Malabon, Malagasang, marami pang iba, Bacau, at kung di ko nabanggit yung iba, meron po tayong 30 care group sa lahat po ng panig ng Cavite. At yung iba pa nga ay nasa labas pa ng Cavite. From Monday to Friday, meron tayong hinahayuhan, tulong-tulong tayo. May hinahayuhan ang ating mga manggagawa. Bukod pa yung ating ginagawang pangkalahatang fellowship. Tulad ng araw ng Linggong Pananambahan. Doon tayo nagtitipon-tipon lahat, maging yung ating mga care group na available na makarating sa ating mga iglesia. Nagtitipon tayo dito po sa ating simbahan. At yun naman pong mga nasa house church ay nagtitipon naman po doon sa ating mga house church. Pero ngayon, hindi po natin siya magawa. Meron din tayong tinatawag na worship ng midweek. Midweek service. At meron din po tayong tinatawag na prayer meeting. At alam nyo, sa dami ng ating mga gawain, halos hindi na natin madaluhan lahat. Kaya nga, minsan ginigit namin ni Pastor Ness, kahit madaluhan lang natin yung dalawang mahalagang bagay, yung midweek at saka prayer meeting, isa doon, tapos yung Sunday, bilang ikaw ay isang worker ng Panginoon, makakagarap ka ng lahat ng mga tungkulin pwede mong gawin doon sa iglesia. Dahil meron po tayong requirements para tumayo ang isang leader. Pero dahil nga sa dami ng ating pong mga gawain, aminin natin na tayo po ay napagod. Marami sa atin parang na burnout. Kasi sunod-sunod eh. Masarap magpuri sa Panginoon, masarap magtipon-tipon, pero tatandaan po natin na yung ating pong katawan ay meron pong hangganan, napapagod siya. At minsan dumarating sa atin yun. Kaya minsan dumarating din yung kaisipan ng panghihina, naglalagay ang diablo ng
kaisipan sa atin na ano ba, araw-araw na lang ba kayong hayo ng hayo? Wala na ba kayong tigil ng paghayo? Mga magulang at kapatid, ngayon po naisip, kaya pala tayo nilagay ng Diyos sa ganoong kalagayan na napakarami nating inahayuan. Darating ngayon yung panahon na kagaya nito. Gusto nating tipunin ang ating mga kapatid sa care group, bagamat yung iba ay nagagawa ito sa social media, sa Zoom, o sa tinatawag po nating Facebook. Pero hindi po sapat dahil hindi po talaga nagkakausap ng malalapitan. At bukod doon, may mga kapatid tayo na wala pong kakayanan na gumamit ng internet dahil wala po silang mga wifi, wala po silang internet. Mas madalas din may nagsasabi sa atin, ba, kapitbahay, kaibigan, na hindi natin na gaano na nakakausap dahil sa nga lagi po tayong may ginagawa sa simbahan. Sabi sa atin, misa nga asawa pa natin nung nagsasalita, sa inyo meron ako narinig. Beh, baka lumampas na kayo ng langit. May ilan na nagsasabi sa atin na may kahanong pang isuto. Kayo ba'y may nagagawa pa sa bahay? Natatandaan niyo yan na tayo po ay nakasabihan ng ganyan, lalo na po yung mga kababaihan natin, na nakakapaglaba pa ba kayo? Kayo ba ay nakakapaglinis pa ng bahay dahil araw-araw kayong umahayo? At yun po yung nangyayari talaga noon. Pero ngayon, mga kapatid, naisin man natin at hindi. Gustuhin man natin mag-fellowship. Gustuhin man natin magtipon. Gustuhin man natin i-gather ang lahat ng mga tupang inaalagaan natin. Hindi po natin magawa. Ngayon, ginagather natin by families. Magandang bagay din, pero malaki ang kaibahan ng tayo po yung sasama-sama sa loob po ng iglesia para magtipon. O doon sa ating mga house churches. Lalo higit daw sa ating mga care group. Kaya dahil dito sa tinatawag na social distancing at yung pong home quarantine at yung pong lockdown na limitahan ang ating pagtitipon at ating halata, nabibisto natin ang kilos po ngayon ng kaaway. Kumikilos siya para hadlangan ang isang pinaka-importanting bagay na ginagawa ng mga anak ng Diyos o ng mga mananampalataya. Alam nyo, ito yung isa sa napaka-importanting dahilan o maaring gawin ng mga Kristiyano. Kaya sinabi, nagsumulat ng Hebreo, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Kasi, batid ng sumulat, ipinalam na sa kanya ng Diyos na mangyayari po ang mga bagay nito. Kaya number one, ating talakayin, kung gaano kahalaga ang pagtitipon sa mga Kristiyano, gaano nga ba kahalaga yung pagsasama-samang pananambahan, fellowship, Bible study, o yung tinatawag nating mga care group, cell group, gaano ito kahalaga? Alam nyo, na nagkaroon itong tinatawag natin ngayon ng mga quarantine, social distancing, ngayon ko nakita at nararamdaman na napakahalaga pala ng gawain ng Panginoon. Bagamat meron po tayong live o recorded worship, tulad po nito, iba pa rin yung nagagawa ng personal tayong nagsasama-sama na nagtitipon sa Diyos. Eh kung minsan nga, nahihirapan pa tayong manood, lalo daw sa Zoom, minsan nawawala yung ating mga boses, minsan naman ay maingay, kahit dito sa live streaming ay nagkakaroon din ng problema, dito po sa recording din kung minsan, sapagkat nawawala yung lakas ng internet. At ang isa sa pinakamahirap, pag nawalan po ng kuryente, hindi kami makakapag-video. Kaya ngayon pa lang, damang-dama na natin na kumikilos ang kaaway para hadlangan ang pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Kasi sa pagtitipon po, lumalakas tayo. Merong nagpapalakas sa atin, merong kumakausap sa atin. Pag ipinahayag ng pastor ang salita ng Diyos,
Pag nakausap mo ang iyong kapatid na mayroong pagpapala, pag nakita mo ang iyong kapatid na nakangiti, pag nakita mo kahit marami kang problema at nakasama mo ang malalakas na mananampalataya, ikaw ay lumalakas din sa iyong pananampalataya. Kaya napakalaki ng pagkakaiba ng ating ginagawa ngayon sa ginagawa nating pananambahan. Bakit po? Una, number one, hindi natin nakikita ng personal ngayon ang ating mga kapatid. Ayan, nakikita ko ngayon lagi si Kuya JM kasi kami po yung gumagawa ng ating recording. Hindi pa kami nag-aabot dito nun ng pastor kasi isa-isa kami rito nagpupunta. Hindi nyo lang nahalata pero may araw po kami nang punta. Ako po ngayon ang nauna, Miracles. Si Kuya Efren sa bukas. At si Pastor Nestor naman, ang kanya pong recording po ay malamang kung di bukas din ay sa Biyernes. So, ipang iba, bukod sa maraming difficulties o yung pong mga mangyayari sa kuryente at saka yung mga technical problem na maaaring makita. Iba yung personal tayong nakikita-kita. Nayayakap natin ang isa't isa. Kung sakali man naaalisin din ang quarantine at ibalik ulit yung pananambahan, alam nyo, hindi basta ibabalik na tayo po ay magkakamayan. Unti-unti po yan. Hindi mo basta din mayayakap ang iyong kapatid. Kaya yung nanay pa rin na nasa abroad ngayon, mamimiss natin talaga. Alam nyo, siya lamang bukod tangi sa ating magkakapatid na Kristiyano na kapag ka nagkakamayan, umakyat pa hanggang stage at pati yung mga worship leader natin, mga singer, mga dancer, kinakamayan nila. Kinakamayan ng nanay pa rin. Nakakasabik din ang nanay pa rin. Sana nakakapanood siya ngayon para naririnig niya ang ating pong pinag-aaralan. So, yun ang mga kaibahan. Pangalawa, direkta ang paghahayag ng mensahe ng salita ng Diyos. Damang-dama kapag ka nandong ka mismo sa loob ng worship hall. Iba, pag sa bahay, kasi sa bahay, nasa sarili mo pang bahay, hindi naman namin kayo nakikita o ano talagang ginagawa ninyo. Baka meron ay nakahiga, kaya naman natutulog, o kaya naman mayat-maya tayo ng tayo. Hindi natin alam, pero sana bigyan nyo ng halaga ang salita ng Diyos kapag pinangaral para din po tayo nasa loob ng church. Kung gaano kahigpit doon sa loob ng church, alam niyo pag nasa loob tayo ng simbahan, nakapaikot ang ating mga, naalala ko, mga Ate Doris, sina Titelma, si KJ, si Padre din, mga ano tawag natin dyan, mga usher, ay may hawak silang silence, please. Eh, pero ngayon, hindi namin kontrolado ang lahat ng bagay. Kumbaga, sari-sarili na lang tayong disiplina sa ating mga sarili. Kung paano natin mapahahalagahan ang salita ng Diyos. Kaya iba yung direkta mong naririnig, nakikita yung mga nangangaral ng salita ng Panginoon. Damang-dama pag nagsasalita kaming mga pastor at kami din ang mga nagpipreach. Iba yung pakiramdam namin pagka nasa harapan namin ang aming mga tinuturuan. Hindi kagaya nito, nagsasalita po kami, wala po kaming kausap dito. Mahirap po. Pangatlo, nakaibahan, kumpleto ang ating worship team. Ngayon, ang worship team natin, si KJM, si Matt, at saka si Ate Arlene, malimit sila lang, kasi nga, hindi naman makapunta dito yung iba nating mga worship leaders. Kumpleto ang ating mga instruments, mayroon tayong drums, mayroon tayong keyboard, meron tayong lahat ng bagay na ginagamit natin para gumanda at sumigla yung ating tugtugan ay nagagamit natin. Talaga na andoon yung nakapaloob, yung nakalagay sa awit 150. Kalampagin ang mga cymbals, patunugin ang lahat ng mga kwerdas, ang mga lira, ang mga simbalo, at magkaingay sa pagpupuri. Ngayon, hindi naman natin magagawa yon. Kahit gusto natin lumundag, pwede siguro tumundag din sa bahay. Pero, alam pong hindi kagaya ng nagawa natin po sa Diyos.
eh makita mo lang yung isang kapatid natin na talagang kung mag-worship ay sumasayaw. Tatay lang daw yung mga kapatid natin na talagang grabe magpuri sa Panginoon. Nakaka-encourage yun eh. Kahit hindi ka magtataas ng kamay, magtataas ka ng kamay, at ikaw ay talagang magpupuri sa Panginoon. So yung ating pong worship team with instruments, mga mang-awit at dancers, ay napakalaking bagay sa ating pong pananambahan na tayo po ay nakikita-kita. Number po, isa sa napakahalaga, nagkakaroon tayo ng altar call. No, pag ang pastor ay hinipo ng Panginoon na magpatong ng kanyang kamay, tayo po ay meron po sa ating church. Sa mga hindi po nakakaalam, tayo po ay meron pong malayang pagpupuri sa Panginoon. Sa atin ay meron mga speaking in tongues. At talagang yung pong malayang pagpupuri ay nagagawa natin doon po sa tinatawag na altar call. Pero ngayon po, kahit kami po ay mag-altar call, hindi namin may papatong ang aming kami sa inyo bilang mga pastor. Kaya, nakalagay doon sa ating unang punto, huwag kaligtaan ang pagtalo sa mga pagtitipon. Ang dami mga bagay na nami-miss natin sa panahon ito. Number 5, nahayag natin ang ating marugdog na pagpupuri at pagsamba. Pag nakita natin mga kapatid na sumasayaw, napapasayaw ka din, lumulundag ka rin. At damang-daman talaga natin yung tinatawag na sama-samang pagpupuri. Pang-anim, sa ating mga care group, personal yung ating nagagawang paglilingkod. Nakakausap natin sila, nalalaman natin kung ano yung kanilang mga pangailangan, at kung meron silang mga hinaing, may mga tanong sila sa banal na kasulatan, direkta natin silang natuturuan nang hindi po tayo nahihirapan. Ngayon, may mga kapatid tayo, sabi ni Pastor Ness, ating pong tawagan, ating i-text, i-message, pero hindi mo naman mahagilap. Wala tayong contact number nila. Bihira ang meron akong contact number. Lalo na dito sa mga Tagalog, siya yung po kung mabibigyan tayo ni Nakaya Nonoy ng mga source para o yung mga numbers nila para po malaman natin yung kung kanilang mga kalalagayan. Kaya yun po yung mahalaga. Pito po yun. At ang pang-pito, higit sa lahat, ito yung nakakalungkot. Hindi tayo makapagbukas na yun ng mga bagong care group. Kamusta na kaya ang ating mga ibang care group na hindi natin napupunta? Hindi tayo makapagsimula, hindi tayo makapangaral muli ngayon ng salita ng Diyos kasi aktibo tayo sa T40. At alam natin ang T40, pag nagsimula, nakakita ng personal peace, tuloy-tuloy, makakapagbukas po tayo ng mga gawain. Pero ngayon, paano tayo magbubukas ng gawain? Eh, hindi po tayo makahayo. So, itong salitang ito ng Panginoon na nakalagay dyan sa Hebreo, chapter 10, verse 25, ay isang babala pala ito sa atin. Na kailangan pahalagahan nyo ang bawat oras na kayo po ay makakasamba sa Diyos at makakapagtipon sapagkat darating ang panahon na hindi po natin ito magagawa. Sample pa lang ngayon. Pero mas higit sa pagdating pa ng mga panahon, lalo na pag lumabas na po, mamaya tatalakayin ko po. Ang pagdating ng Antikristo, lalo kung hindi po makakapagtipo ng mga anak ng Diyos. Ngayon, may dahilan lang dahil may salot na nararanasan tayo. Pero sa likod nito, batid ko na meron ng pinaplano ang kaaway para panghinaan ng loob ang mga mananampalataya. So, yun yung unang punto. Huwag kalimutan ang pagtitipon. Pangalawa ay huwag kaligtaan ang pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Huwag kaligtaan ang pagtitipon na gaya ng ginagawa ng ilan. May mga ilan na nakakaligtaan ng pagtitipon noong malaya ang pagtitipon, nang malaya ang fellowship, noong nagagawa natin ito araw-araw, anumang oras, wag lang hating gabi o madaling araw, pero mula umaga hanggang gabi ay pwede natin gawin, meron namang binaliwala yung mga pagkakataon na yan. May ilan,
Kaya nga nakalagay dyan, huwag kaligtaan ng pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Mas inuuna yung mga ibang bagay kaysa magtipon, mag-Bible study at magsimba. At obvious naman kung ano po yung mga reasons kung bakit hindi po natin magawang sumimba, lalo na po yung tinutukoy na ilan. Hindi naman lahat ganon. Pero ang Bible ay talagang alam niya lahat. Alam niya na merong hindi nakakagawa, nakakasunod doon sa tinatawag na pagtitipon. Kaya nga sabi, gaya ng ginagawa ng marami. Sa dito naman, ilan. Obvious yung mga dahilan. Una, narito po yung mga example. Ang ginagawa ng kaaway para tayo hindi makasimba noon, tinatambakan tayo ng trabaho. Alam niyo, yung mga may trabaho, ang manager maglalagay ng overtime, darating ang maraming shipments, at alam niyo, kahit gustong sumimba ng iba, pagod na, hindi na maka-attend ng prayer meeting, hindi na sila makasimba. Unang-una yan, nilagyan ng napakaraming kaabalahan ng diablo ang tao para hindi maka-attend ng mga gawain. Pangalawa, yung mga social gatherings, like party, o yung tinatawag nating mauling. Pag mga may sale, nako, mas nauuna pa ang mag-mall kaysa po sumimba pag-araw ng Linggo. May gumagawa niyan. Kaya nga sabi, kagaya ng ginagawa ng ilan. Nahihila ng tinatawag na pinta ng laman. Family reunions. Nako, magpa-family reunions po kami, pastor. Pasensya na po kayo. Pero ano yung sabi ng Bible? Pahalagahan natin ang araw ng Sabat. Ang Sabat nating mga Kristiyano ay walang iba kundi itong araw ng Linggo. Kung meron kang dapat na unahin sa buhay mo, especially pag-araw po ng Sunday, ito po'y walang iba kundi ang pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Magtitipon, sasamba sa Panginoon. Ito yung ating pong Sabat. Meron lang, may birthday lang. Yes, as example, birthday ng anak. Imbis na yung pamilya ay dalahin sa church at sila po'y maipanalangin. Nako, naghahanda, pumupunta sa mga pool, swimming pool, sa resort, at doon nila dinaraw. So marami pang ibang ginawang hadlang ang kaaway, kaya yung mga ilan ay hindi po pasimba. Eh ngayon, malinaw na yung mga hadlang na yan. Wala na! Wala! Ay, gusto mo magtrabaho ngayon, hindi ka makapagtrabaho. Kahit mag-birthday ka, hindi mo ma-celebrate ang iyong birthday. Kahit gusto mong pumunta ng mall, hindi ka makarating ng mall. Kahit ang family reunion, ang kasama mo lang mismo yung nasa loob ng tahanan mo. Pero kung buong clan ang iyong iipunin, imposibleng magawa mo ngayong panahon na ito. At isa pa sa panganapakahirap mo ngayon na bagay, ay yung kung kapag namatayan ka, hindi mo ngayon mapaglamayan. Ngayon, may patay kaming kamag-anak sa Bacau. Asawa ng aming pinsan na Mama Tero. Hindi ka makapunta. Ama kamag-anak, hindi siya mahihahatid sa unang tungan. Eh ngayon, pagkamatay ho, diretso sulugan na. Kinikrimate agad. Kaya yung hadlang sa pagtitipon, naalis din. Pero, hindi rin naman tayo makapagtipon. Kaya yung mga hadlang na yan na aking binanggit, kaya mayroong mga kapatid tayo na hindi po makadalo ng mga gawain, ipinaramdam lang ng Diyos sa ating lahat kung gaano kahalaga ang pagtitipon. Kaya ano ang tinuturo ng Diyos sa atin sa panahon ito? Pahalagahan natin ang gawain ng Diyos. Unahin natin siya bago ang lahat. Pangatlo, seek ye first the kingdom of God. Hanapin natin ang katwiran ng Diyos una sa lahat.
Ano ang ginagawa natin noon o yung iba, inuunang ibang mga bagay bago ang Diyos? Ngayon, damang-dama natin ang kahalagahan ng pagtitipon. Alam niyo kung meron mang ibabalik po talaga ang normal na buhay, magdeklara ang Pangulo. Ang unang-una natin pupuntahan, Chucks. Sabik tayong mag-fellowship. Kaya ang title natin, napakaganda eh. Babalikan po ninyo, ano po ang title natin? Sabik ng magsimba. Pero naisin man natin, hindi pa natin magagawa ngayon hanggat hindi po mabalik sa normal ang lahat. Itigas ng ulo kasi, daming matigas na ulo Pilipino. Sinabi nang huwag lumabas ng bahay, labas pa rin ang labas. Sinabi na magkaroon ng social distancing, dikit-dikit pa rin. Kaya paano mahihinto itong problema natin? Ang ating Pangulo ay nahihirapan na sa pagsolusyon dito po sa ating problema. Bilyong-bilyong pera na ang naubos ng Pangulo ng ating pamahalaan para masolusyonan po ang problema ito. Pero nakita po natin, tumataas pang patuloy yung antas ng bilang ng mga pinatamaan ng COVID-19. Kaya idalangin natin sa Diyos na mawala na ito at bigyan halaga natin itong ating pinag-aaralan ngayon. Nawa, pag bumalik na sa normal ang lahat, alam na natin kung ano ang dapat unahin bago ang lahat. At ito ay ang purihin at sambahin ng Diyos ng sama-sama sa Espiritu at katotohanan. Pangatlong punto po ay nakalagay din doon. Sabi, huwag kalilimutan ang pagtitipon gaya ng ginagawa ng iba. Hinimay ko lang po ito. Ang number 3 ay palakasin ang loob ng isa't isa. Ito yung isang magandang bagay na nakukuha natin sa pagtitipon ng sama-sama. Yung nagkakaroon tayo ng pagpapalakasan ng loob sa isa't isa. Bagamat sa social media, nagpapalaod kami ni Pastor Ness o kayo, yung mga manggagawa natin, naghahatid din ng papapalakas, pero iba pa rin yung personal tayo nagkakakita-kita. Personal na nag-uusap, personal na naidudulog mo sa iyong kapatid at lalo sa mga pastor ang iyong mga problemang pang-espiritual. Alam niyo, kahit hindi nga tayo nag-uusap ng na idudulog mo yung problema mo, halimbawa kay Pastor Ness, kay Pastor Ombi, o kung sino man sa ating mga pastor, kay Pastor Efren. Pag nakita pa lang natin yung ating mga kapatid, lumalakas na tayo. Yung personal na nakita mo, yung mga asar natin, pagdating mo ng church, kasalubungin ka na sa gate, papayungan yung matatanda, at kitang-kita natin na angiti sila sa harapan ng gate. Pahihatid ka hanggang daw sa iyong upuan. Makita mo lang ang ngiti ng Alden ng Estipi, talaga naman pong lumalakas na tayo. Pag nakita niyo po yung Lombeya ng STP. Kilala niyo ba yun? Kung sino yun? Yung madalas na nagpapatawa sa atin? Lumalakas na po tayo. Kaya yung presensya ng bawat isa, bukod doon sa nararamdaman natin, presensya ng Holy Spirit na nagbibigay ng lakas sa atin. Yung fellowship, yung presence ng bawat isa ay napaka-importante. Kasama yan sa paglalang ng Diyos. Kaya nang tinalakan niya isang beses, hindi pwede na nag-iisa ka lang. Kailangan meron kang patulong, meron kang kasama, kasi ito magbibigay sa iyo ng kalakasan. Kapag narating natin yung salita ni KJM, na minsan binibiro natin siya noon, miss na miss na natin ang bawat isa. Ang lumalabas minsan sa ating mga bibig, meet na meet niyo na ba ang bawat isa? Aba, lumalakas po tayo, bagamat nagbibiro tayo ng ganong salita, ngayon po lalo na unawaan yung gustong ipahatid po ni KJM, na meet nila ba ang bawat isa? Opo, meet na meet ko na po kayo, as in meet, M-E-E-T. Gusto ko na po kayong makita. Gustong-gusto ko na po kayong makasama. Gustong-gusto ko na po kayong malakas. Meet na meet ko na po kayo, mga kapatid. Miss na miss ko na po kayo. Hindi lang ako. Lahat tayo nananabik na sa isa't isa.
Alam ninyo kahalagahan ng pagpapalakasan ng loob. Alam ninyo marami sa inyo pag may mabigat na sunuranin ay naihinga natin sa isa't isa pa nagtitipon tayo. Malimit, kinakausap namin kayo ng mga pastor, ng personal. Makikita nyo kami doon sa office, kasama namin ang mga kapatid ng mga may problema. Kinakounseling namin, pinagpipray, direkta agad na nagpapalakas sa isa't isa. Napakagandang disenyo ng Diyos, lalo na pag wala ang social media. Alam nyo, kung ito po'y nangyari sa panahon ng wala pang social media, lalo tayong nahihirapan. Yan, kaya alam po ano nangyayari sa ating mga kapatid. First time in the history ng buong mundo na magkaroon po ng ganitong lockdown. Hindi mo mapuntahan yung gusto mong puntahan, hindi mo madalaw ang gusto mong dalawin. Imagine ninyo kung nangyari yan sa panahon na wala pa ang social media, lalong nakakahirap. Kahit ngayon po, mawalan lang ng kuryente, mawalan lang ng supply ng kuryente, o kaya tubig, may hirapan po tayo. At dito natin makikita ang kahalagahan ng fellowship. Ngayon, nararamdaman nyo na napakahalaga ng fellowship. Misan, yan yung pinagpinababayaan natin. Kinasasawaan natin, kinatatamaran natin. Pero alam nyo pala na yan pala ang magbibigay talaga ng lakas sa atin. Ang fellowship ay napakahalagang instrumento ng Diyos para po tayo mag-uwi ng mga nagpapataya. Limang punto po ito. Narito na po tayo sa pang-apat na po. Ang pang-apat ay mahalaga ang pagtitipon dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So kung nagtatala po kayo, number 4, mahalaga ang pagtitipon dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Malapit nang dumating ang Panginoon, ramdam na natin at alam natin kung paano kumikilos ang kaaway si Satanas. Hinahadlangan niya ngayon ang pagtitipon ng mga mananampalataya. Pero tulad ng lagi namin sinasabi sa inyo, lagi pong may dahilan ng Diyos kung bakit nangyari po ang mga bagay na ito. At napakahalaga nito para sa ginagawa ng Diyos sa paghahanda sa atin. Alam nyo, kaya niloob ng Panginoon na mangyari ang mga bagay na ito. Itong kaaway, laging niyang gustong hadlangan ng Panginoon. Kahit nakapako nga sa cross, akala niya tatanalo siya. Pero alam niyo, sa panahon ito, Lord pa rin ang nagtatagumpay. Hindi kailanman magagapi ng kaaway ang Panginoong Diyos. Amen po ba? Hindi kailanman. Dahil alam niyo, sa panahon ngayon, higit na ipangangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng dako. Bagamat hindi po tayo nakapagtipon sa ating pong mga iglesia, bagamat hindi natin napupuntahan ang ating mga care group, bagamat hindi po natin napupuntahan yung mga fellowship na gusto natin puntahan, pero sa panahon ito, mas higit pong naipangangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng dako. Hindi naman po natin madadala lahat ng tao sa church. At hindi naman lahat ay sasama po sa care group. Pero ano po nangyayari? Dahil dito po sa nangyayari ito, ang daming mga live streaming. Nako, magbukas po kayo ng Facebook. Lahat ng mga pastor ngayon nangangaral. Lahat ng klase ng tungkol sa Diyos dahil nga naramdaman nila yung kakulangan ng pananambahan, ginagamit ito ngayon paraan ng social media para po may pangaral ang salita ng Panginoon. Kaya lahat na nasa loob ng bahay, mananampalataya man at hindi, posible ngayon nakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya matutupad yung sinasabi ng Panginoon sa Mateo 24:14. Ano ba yung laman ng Mateo 24:14? At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa darating ang wakas. Itong sitwasyon na ito na atin pong nararanasan ay ginamit ng Diyos. Alam niyo, ang pinakamahusay na misyonero, ang dakilang misyonero ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ginamit niya ang sitwasyon ito para maabot ang lahat ng taong hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kaya akala ng kaaway, mahadlangan ang paghahayag ng salita ng Diyos pagka
na wala tayo sa simbahan. Bagamat mangyayari talaga yan sa uling araw, pero ngayon sa panahon ito, ang purpose po ng Panginoon, hindi para sa atin pong pag-uusik patungkol sa pagsamba, kundi yung kanya pong layunin ay para lalong maipalaganap ang salita ng Diyos. May hindi ka na kailangan pumunta pa ng China para mangaral, hindi ka na kailangan pumunta pa ng abroad para mangaral, dahil lahat po ngayon ng mga TV, internet, nakikita po ang pangaral ng salita ng Diyos. Kaya may dahilan ng Diyos bakit nangyayari ito. Noon, hindi tayo, maraming simbahan, yung church natin, isa sa masipag mangaral ng salita ng Panginoon. Pero ngayon, lahat, nangangaral sa TV, nangangaral sa internet. Mayroon din talagang nakita tayo ng dahilan kung bakit nangyari ito sa buhay natin. At dinit, sa coronavirus po na ito na ating po nararanasan, ginamit ito ng Diyos din na dahilan upang ang mga tao ay mapalapit, magbago ng kanyang pananaw sa buhay, magsaliksik sa Diyos. Alam niyo, gumawa ko ng isang tula, ang makailan lamang, ayaw ko sa inyo kung meron na nakabasa, ang pamagat po ng tula ay ibinalik lang sa tama. Pakinggan niyo po yung tula na aking ginawa. Andito po, nakahanda po, aking pong babasahin sa inyo. At habang nandiyan po kayo sa inyong tahanan, pakinggan niyo po yung tula na aking pong ginawa. Ang title po, ibinalik lang sa tama. O bakit nga kaya sa mundo'y nangyari? Pinahintulutan ng Diyos nating hari ang coronavirus na daming sinawi, makapaminsala sa lahat ng lahi. Di inaasahang daranasan natin o daranasin natin matinding pighati, sakit sa damdamin, kahit matatapang ay natitinag din lahat natatakot kay COVID-19. Kahit ang mayaman ay walang magawa, kahit mga doktor nagmukhang kawawa, silang gumagamot nagiging biktima dahil kahit doktor ay nahahawa na. Napakahirap ngayong mamatayan, mga kamag-anak di mapaglamayan, kinikrimit agad, diretsong sunugan, kahit di biktima ng COVID ang bangkay. Kahit may sasakyan, hindi mo magamit, hindi maisuot magagarang damit, kahit masalapi, hindi madadaig, kaya niyang ubusin sa isang saglit. Bakit nagkaganon? Ang sagot ko'y ito. Dahil tayong tao ay naging palalo, ating inabuso, biyaya ng mundo, winasak na lahat, hindi nirespeto. Dagat ay nilason, kinalbo ang gubat, mailap na hayop, hindi pinatawag. Giniba ang bundok, ang gusto'y ipatag. Sa maduming usok, umitim ang ulap. Sa sobrang talino ng mundo, ay nagbago. Mas lalong sumama ugali ng tao. Kanya-kanyang gawa sa pagpapayaman dahil sa salapi ay naging gahaman. Hindi niisip na mayroong hangganan ang lahat ng bagay mayroong katapusan. Di na nag-uusap miyembro ng pamilya dahil laging mayroong earphone sa tainga. Ang kinakausap ay mga barkada ni hindi napansin ang ama at ina. Kahit kumakain, ang hawak ay cellphone. Kahit sa pagtulog hanggang sa pagbangon, nakalimutan na itong Panginoon na nagbigay lakas sa buong maghapon. Kaya itong mundo, binalik sa tama. Dahil naligaw na sa maling akala, akala ang buhay ay laging sagana, walang pakialam sa Diyos na may likha. Binalik sa tama ang ating relasyon sa ating pamilya at Panginoon. Ngayon ay kay haba ng family reunion, naging madasalin
ang buong nasyon. Naging masunurin ang tao sa batas, naging maalaga sa sariling lakas, maging kalikasan parang nakaalpas sa matinding lason ng pabrika at gas. Binalik sa tama ang daloy ng traffic, ang buong lansangan malinis, tahimik. Wala nang tugtugan na nakatutulig, pati ang kriminal hindi ngayon api. Binalik sa tama ang ugali ng tao. Ngayon ay tumigil ang maraming bisyo. Ang lahat ng beer house ngayon ay sarado, maging itong sugal, sabong, at kasino. Ano pa nangyari mga kapatid? Hindi makakain ngayon ng marami. Kahit mga fast food, hindi na mabili. Walang eat all you can, inasal, Jollibee. Makakabili lang ng pakonti-konti. Binalik sa tama, pagiging magastos. Nawala ang luho, na sobra ang danyos. Di pwedeng maarte. Sa ulam, walang choice. Lahat kinakain. Sardinas matalbos. Kaya masasabi natin, binalik sa tama ng coronavirus, ugali ng taong napalayo sa Diyos. Binalik sa tama, pamilya'y inayos, pati kalikasan, ang ganda ng ayos. Dalangin ko sa Diyos, naway matapos na ang coronavirus, tayo'y tantangan na. Sana ay lumaya sa lahat ng bansa upang buong mundo sa salot lumaya. Huwag ka nang babalik kahit kailan. Huwag mo nang sakupin itong sanlibutan. Subalit ang hiling, sana'y iyong iwang binalik na tama sa aming buhay. Kaya yung pong tulang ito, meron din tayong talagang natutunan sa nangyari ito sa ating mga buhay. So, ang unang dahilan ay nagkaroon po ng pangangaral na matindihan ngayon ng salita ng Diyos. Yun yung number one na dahilan. Pangalawa na dahilan, sa huling araw, hahatlangan ng Antikristo ang pangaral ng salita ng Diyos. At sa lahat ng mayroong kaugnayan sa gawain pareligyon. Alam nyo, sabi doon sa 2 Thessalonians 2, 3-4, hindi pa ito yung panahon na yon. May darating pang mas panahon na mas matindi na paghadlang sa mga pangaral ng salita ng Diyos. Itong panahon na ito, mas lalo ng umikting yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Mas lalong dumaming mga pastor o mga manggagawa na ngayon po ay nangaral. Sabi ng 2 Thessalonica 2:3-4, sabi po ay, sa anumang paraan, huwag kayong padaya kaninuman. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail ang itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Anong gagawin niya sa verse 4? Kalalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipinalalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili. Papasok siya sa templo ng Diyos. Upuroon at ipahayag na siya ay Diyos. Nakalagay din po yan sa aklat ng Daniel. Nakalagay din po yan sa aklat po ng Apokalipsis. So sa huling araw, talagang magkakaroon po ng pagpipigil sa lahat ng klase ng pananambahan. Walang pipiliin ito, kahit ano ka pang relihiyon, basta't may kaugnayan sa pagsamba o yung pong may tungkol na gawain sa Diyos, mga relihiyon, pananambahan. Pag lumabas po yung Antikristo, yung suwail na tinatawag, ihihinto niya ang lahat ng yan. Ang gusto niya, siya lang ang sambahin. Alam nyo, papasok siya hanggang doon sa dakong kinalagyan ng templo. Yun yung sinasabi po ng Bible na kalapas na nga ng walang pangalan. Ano nakalagay? Sabi doon sa paglumabas ang Antikristo na yan, naandyan na siya pero hindi pa siya nagpapakilala. Pero darating ang panahon, talagang hahantad yan. Sa Matthew 24:15, sabi, makikita ninyong nagaganap na ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. Unawain ito ng mga bumabasa. Verse 16, kapag nangyari na ito,
ang mga nasa Hudeya ay dapat tumakas ka sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag na mag-abala na bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag na umuwi upang kumuha ng mga balabal. At yung verse 19, ang sabi diyan, kawawa ang mga nagpapasuso at nagdadalang tao sa araw ngayon. Kaya kung iahambing natin yung nangyayari ngayon sa mga binabasa ko ngayon, napakalayo. Hindi pa ito talaga yung oras ng tinatawag na last days. Yung sukdulan, ito pong binabasa ko. Sabi roon sa 20, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahon ng taginaw o sabat man, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. At ni hindi na mangyayari kailanman. Hindi na mangyayari kailanman kasi yun na nga po yung huling panahon. At malibang paikliin, verse 22, at malibang paikliin ang mga araw na iyon ay walang lamang makaliligtas. Datapat dahil sa mga hinirang, dahil sa atin, dahil sa mga mananampalataya, paikliin po yung araw na iyon. Ibig pong sabihin, mga kapatid, pagdating po ng araw na yan, hindi na po talaga magkakaroon ng mga gawain katulad ng ginagawa natin. Kahit sa social media, hindi po natin magagawa. Lahat na may gawain, may kaugnayan sa pagsamba ay pipigilan po ng Antikristo. Kung may makakagawa na noon, ito'y gagawin ng palihim. Magtatago sila tayo. Magbabaybos na study tayo, nagtatago. Pati Bible, iaalisin nila. Kaya kung marami kang sa ulong verse, mapalad ka. Nasa yung kukote na, nasa utak mo na yung salita ng Panginoon. Kaya mapalad yung magiging kasama ng Tatay Emilio, kasi Tatay Emilio dami sa ulang verse. Pero kung ikaw ay hindi nagbabasa ng Biblia, hindi naman kailangan saulohin mo ng verse by verse, kailangan alam mo ano ba laman ng Bible. Kasi pag dumating yung panahon na yan na aking binasa, paglabas ng Antikristo, wala kang magagawa kundi tumakbo, magtago. Kasi talagang papatayin ang mga naniniwala sa Diyos. Pati social media, pagbabawal po ang pangaralan ng Diyos. At yun po yung sandali na nakatapot. Kaya ito pong pinag-aaralan natin ay isa pong paalaala sa atin. Huwag kalimutan ang mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag kalimutan ang mga pananambahan. Huwag kalimutan o kaligtaan ang pagtitipon. Nangyari po ito sa atin para ipaalala sa atin ng Diyos ang kahalagahan ng fellowship, ng pagtitipon. Hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal ang lockdown na ito. Maaaring matapos na at maaaring ma-extend pa. Pero isang bagay ang titiyan ko sa inyo, matatapos po ito. Basta huwag lang matigas ang mga ulo ng Pilipino, matatapos agad. Kaya lang tumatagal eh. Ang tagal din natin makontrol. Tagal natin sumunod. Maraming dadanasin pa bago sumunod. Kaya ngayon, nuhuli na. Maglakad ka lang dyan sa kali, hulihin kayo. Pag wala kang dalang pass o yung tinatawag na quarantine pass. Kaya ito po yung hamon ko po sa inyo ngayong hapon. Kapag bumalik na po tayo sa ating normal na buhay, ito po yung panawagan ng Panginoon sa atin ngayong hapon. Ito po yung mensahe ng Panginoon. Ano ang gagawin mo? Alam nyo, kung si Pastor Ombi po, si Pastor Nestor at iba pa mga manggagawa ay napakasipag sa gawain. Mas lalo pang dagdagan. Mas lalo samantalahin yung pagkakataon dahil alam natin anytime mangyayari ito. Huwag na natin antayin na maulit pa ito. Mangyaring maulit pa. Samantalahin natin yung ibibigay pang chance sa atin ng Lord na tayo po'y makapagsama-sama. Samantalahin natin makapangaral. Samantalahin natin iabot ang ating pong salitang mga natutunan sa mga taong hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon. Dapat magpakalalim na tayong lahat sa Diyos at gawing prioridad ang mga gawain may kaugnayan sa Kanya, lalo na yung mga pagtitipon, yung ating prayer meeting, yung ating Sunday worship, yung ating mga care group.
bago tayo pumunta ng mga ibang bagay, may gawain ba sa church na yun? Tanungin mo muna sarili mo, baka meron. Unahin natin ang pinakamahalaga. Unahin natin ang pinagagawa ng Diyos. Huwag kaligtaan ang pagtitipon. Huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon katulad ng iba na may ganyang kaugalian. Salit, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Kaya sa hapon ito, ito po yung hamon na iiwan ko sa inyo, mga kapatid. Ang salitang ito ng Diyos na may pamagat na sabik na magsimba, ito po yung nagpapaalala sa atin na masigit nating bigyan ng pansin ngayon ang salita ng Panginoon. Bigyan natin ng halaga ang mga kapatid natin na naaralan natin ang salita ng Panginoon. Pag bumalik po tayo sa normal na buhay, yan po ang unang-unang nating gawin. Magsama-sama ulit tayo, pag-usapan kung mas paano papaigtingin ang paghayop. At mag-fellowship po tayo na mag-fellowship. Samantalahin natin uli yung pagbabalik na yan ng ating pong gagawing mga pagsisimba. At alam ko, hindi magtatagal mangyayari po. Manalangin po tayo na ito po ay mangyari na. Mga magulang po't kapatid, wake up call po ito sa atin ng Diyos. Yung mga dating nakaligtaan natin gawin, sinasabi sa atin ngayon ng Diyos, magsumikap kang magawa mo yung mga bagay natin mo nagawa. Magpakalalim ka sa salita ng Panginoon. Daluhan mo lahat ng pagtitipon na pwede mo mapuntahan. Kaya sa hapong ito, yan po ang aral na salita ng Panginoon at nawa po ay nagbigay hamon sa inyo ito at nagbigay din ng kalakasan. Saglit po tayong lumuko at ako po ay mananalangin sa ating lahat. Panginoon Diyos, sa hapong ito, ako po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat kahit na sa pamamagitan po ng social media, hindi pa rin po nahadlangan ang pangangaral ng iyong mga salita. Lord, gustong-gusto na naming magkita-kita ang mga magkakapatid. Gustong-gusto na naming mayakap ang isa't isa. At higit sa lahat, mapag-usapan ka namin, Panginoon, na harap-harap. Ikita-kita kami, Panginoon, na nandoon talaga yung fellowship. Kaya dalangin namin, Panginoon, pagkatapos po ng lockdown na ito, Panginoon, ng aming pong ginagawa na home quarantine, kapag muling nabuksan ng mga care group, Panginoon, aming dalawang itong lahat at aming sikapin, O Diyos, na higit kaming mapalapit sa iyo. Yung pong mga kapatid namin na binabaliwala po ang aming mga pagtitipon. Ngayong oras na ito, O Diyos, ibalik mo sa kanila, Panginoong puso, yung apoy ng pananabik sa iyong mga salita at sa gawain. Sa hapong ito, O Diyos, tinataas ko po ang lahat ng aking mga kapatid. Maging yung mga hindi po nakakapanood. Lord, palakasin mo po sila. Gabayan mo po sila, Panginoon. Gabayan mo po, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na sa aming pong fellowship, Panginoon, ang mangyayari sa mga susunod na araw, kung kami po ay magkakasama-sama, magbago po kami ng aming pananaw sa aming paglilingkod sa iyo. Mas pag-ibayungin pa namin, mas palalimin pa namin, mas lalo pa namin gawin, Panginoon, na kami ay mapalapit sa iyo, O Lord. At higit sa lahat, ipangaral ka namin sa buong mundo, sa lahat na maaabot namin, Panginoon. Upang sa ganon, Lord, yung direksyon namin ay hindi mapalayo sa iyo, hindi maagaw ng sanlibutan ito, sa halip ay maghahatid patungo sa iyong panang. O dakilang Diyos, ingatan mo ang iyong mga tupa, ingatan mo ang iyong kawan, Panginoon, na pinungunahan na iyong mga lingkod. Ipatong mo ang iyong mapagpalang pamay sa lahat po ng mga tahanan ngayon na nanunood po. Gabayan mo po silang lahat, O Lord, lalo nila, Panginoon, pakanasain at kauhawan ang iyong mga salita sa kabila na nangyayari nito, O Diyos. Sa iyo lang namin, Panginoon, pinagkakaloob, ibinibigay ang lahat ng luwalhati at pagpupuri at pagpupuri. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng glory, ang honor. Sa iyo, O Diyos, na kataas-taas ang Diyos. Sa iyo mabuntong, sa iyo mapunta ang lahat ng papuri at parangal. Ito po ang aking samot na langin sa matamis na pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen.
Purihin po ang Panginoon. Salamat sa muli na pagsama ng Diyos sa atin. Alam natin na ngayong araw na ito, muli tayong pinagpala. At tunay nga na ang Panginoon natin ay Diyos na napakabuti sa lahat po sa atin ngayon. Alam ko na yung mga kalungkutan natin at takot natin ay pinawi ng ating Panginoon. Kaya sa araw na ito, ay alam natin na ang Diyos natin ay ating naparangalan at napurihan, napasalamatan. Pagkat tunay nga, ito yung ating nais na mangyari na ang Diyos natin na pinaglilingkuran, na Diyos na tapat, ay laging maging una sa atin. Kaya ngayong linggong ito darating, hayaan po natin na bagamat tayo ay still ay nandito pa rin sa ECQ, na sa quarantine, hayaan natin na ang Diyos ang maging kapayapaan natin. Ilagak natin sa Panginoon lahat ng ating mga alalahanin, ilagak natin sa Panginoon lahat ng ating mga iniisip, pagkatuloy nga ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang mayroong control sa lahat ng bagay. In everything, we need to give thanks, and in everything, we need to pray at magtiwala sa Panginoon. Kaya ngayon po, bago tayo mag-iwahiwalay, tayo po ay may ilang mga paalaala. Tuloy-tuloy po yung ating po mga ginagawang care group, no? Purihin po ang Lord dahil yung ating mga care groups ay tuloy-tuloy po. At nakikita po natin ang kabutihan po ng social media ngayon. Ang church po ay hindi napipigilan, no? Na ang magsama-sama, magtipon-tipon sa pamagitan po ng social media. At purihin po ang Panginoon dahil ito po ay tuloy-tuloy. And every Wednesday, meron din po tayong Zoom. Meron po tayong midweek service, no po, via Zoom application. At nakakagalak dahil linggo-linggo, padami tayo ng padami na uma-attend. At nakikita natin kung gaano kabuti ang Lord. Dahil every time na magkakaroon po tayo ng sama-samang pananambahan every midweek using Zoom, ay lumalakas tayo sa pamagitan ng kanyang mga salita at nakakapanalangin tayo ng sama-sama bilang isang pamilya. Purihin po ang Panginoon. Gayun din po, ay pinapabatid po natin, nag-start po tayo this week, nagkaroon na po tayo ng OBBS, no, online basic Bible study. No, while we are in quarantine, tayo po ay nag-aaral sabay-sabay ng salita ng Panginoon. May mga assigned leaders po tayo sa bawat lugar. At ito po'y natatanggap ninyo via messenger or text message. At ito po'y malaking tulong sa atin dahil ito po ay pag-aaral. Kaya tunay nga, nagpapasalamat kami dahil walang nais ang ating Panginoon, kundi bawat sa atin manatiling malakas ang pananampalataya. At yun din po yung dalangin namin, no? Ako po bilang pastor ninyo, ay yung aking laging inaangki na kahit tayo nasa ganitong kalalagayan, walang isa man sa atin ang manghihina, no, walang isa man sa atin ang maiiwan o tatalikod pa sa Panginoon, kundi lahat po ng means ay gagawin natin para maabot po kayo, dahil tuloy nga, malapit na dumating ang Panginoon at ang salita niya lamang ang ating kailangan na sa gayon ang ating buhay ay manatiling matatag sa Kanya. Kaya salamat po, and every Friday, tayo po ay merong family altar, hindi po yun natatapos. Sama-sama pa rin nanalangin ang bawat pamilya. At yun po ay napakalaking bagay dahil yun ay naging opportunity na ngayon po bawat family ay nagkaroon po ng pagkakataong magsama-sama para manalangin. Kaya God is good. Amen? God is good. Kaya sa oras na ito, tayo lahat ay tumayo at tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon at hayaan natin na tayo po ngayong buong linggo ay samahan ng isang Diyos na buhay na siyang laging mag-iingat at magpapala sa atin. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Taas po natin ang ating mga kamay. Aming Amang makapangyarihan, sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus at sa kapangyarihan ng inyong Santong Espiritu, Lord, igawad niyo po ang inyong masaganang basbas sa bawat anak ninyo, Panginoon, na aming nakasabay ngayon sa pananambahan. Lord, patuloy niyong ikiling ang inyong muka, pagliwanagin ang inyong muka sa buhay ng bawat isa. At gayon din, Panginoon, ipagkaloob niyo ang inyong kapayapaan na hindi masayod, na maghahari sa aming puso't isipan. Maging sa panahong ito na puno ng walang katiyakan, let your peace reign in our hearts and in our minds. At higit sa lahat, Lord, let your protection be upon your people. Let the blood of Jesus ay patuloy na magbumalot sa aming mga buhay. I declare na kami balot ng iyong panuapulang dugo, walang saman sa amin ang magkakaroon ng mabigat na karamdaman, kundi kami, Lord, ay laging ligtas, protektado, at walang sakit na darating sa aming buhay, pagkat kayo ang siyang mag-iingat sa amin. Lord, bless you rin po ang aming country. Inaangki namin ang bansang ito, Lord, ay inyong patuloy na pinagpapala. Inaangki na po namin ang mabilisang katugunan po ng aming pong nararanasang problema ito, Lord. Hayaan niyo, Lord, na ngayon pa lang ay dinideclare na po namin na ang Pilipinas is COVID-free in the name of Jesus.
In the name of Jesus, darating yung araw na yon, lahat kami, Lord, magdiriwang at magkapasalamat dahil ang aming bansa ay COVID-free na. Gayun ang aming presidente, we bless him, Lord. I-cover niyo siya ng imakulang dugo at tulungan niyo siya, Panginoon, sa lahat ng desisyon kanyang gagawin. Pagkat alam po namin, Lord, na napakalaking bagay po ang kanyang ginagawa ngayon. Nasa kanya lahat, nakaatang sa kanyang balikat ang lahat ng mga gampanin, lahat ng desisyon na kanyang gagawin. Kaya, Lord, let your wisdom be upon him. May he come up together with his, the members of the cabinet ng isang tunay tamang desisyon para sa aming bansa. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon. We claim and receive your blessings, your favor, and your mercies in our lives today. Pagpalain niyo ang bawat isa, ingatan niyo, at sa inyo namin patuloy na itinataas ang lahat ng ito sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen.